magandang gabi po sa ating lahat. Meron lang akong gustong iparating doon sa anak ni Dani Sharon Cuneta at ni Kiko Pangilinan, na si Kaki Pangilinan ba yan? Alam mo iha, no? Mukha yatang ang laki ng ipinaglalaban mo. Ano ba ang nakain mo at nagsasalita ka ng ganyan? Ha? Hindi nyo matanggap na si Marcos na talaga ang panalo? At bakit si Marcos ang pinag-iinitan mo? Diba ang tatay mo ay vice president ang kalaban niya? Dapat si Sara ang inaano niya. Bakit si Duterte? Bakit si Marcos? Bakit nagagalaiti kayo kay Marcos talaga, ha? Ang yabang-yabang mo naman, ang bata-bata mo pa, ganyan ka magsalita. Wala kang respeto, wala kang respeto. Imagine 30 million, irespeto mo naman yun, day. Akala ko ba mga kabataan kayo? Kayo ang pag-asa ng bayan, pero hindi. Kayo pa ang nangunguna sa mga rally-rally diyan sa ano? Kung saan-saan kayong nakakarating. Bakit hindi niyo matanggap? Kung ayaw niyo pasakop sa pamumuno ni Marcos, edi pumunta kayo sa Jupiter o kayo doon sa ano, sa ibang planeta. O kaya mag-evacuate kayo sa ibang bansa kung ayaw nyo. Di ba sabi mo nga, ano pang ginagawa natin dito sa Pilipinas? O di, mag-impake ka na kung ayaw mo sa pamumuno ni Marcos. Kayo lang naman ang nag-ano niyan eh. Kayo lang, mula mismo sa bunganga mo eh. Ano ba yan? Tinuturoan ka ba na magandang asal ng magulang mo? Wawa? Alam mo, idol ko pa naman ang nanay mo. Diyos ko. Respeto naman dyan, day. Kayong mga may pinag-aralan ko, no? Kayong mga may kaya sa buhay, pero ang ginagawa nyo dyan sa, ano, sa kalsada, pinapababa nyo yung mga dignidad nyo sa sarili nyo. Diyos ko. Kung ayaw nyo sa pamumuno ni Marcos, edi mag-impake na kayo. Wala kaming pakialam sa inyo at sa pamilya nyo. Ang pinakikialaman namin, yung bagong pamumuno ng bansa natin. At yung ano natin, yung bansa natin ay kailangan talaga na maisalba kung ano man ang dapat na maisalba. Ang hirap sa inyo, hindi pa nga nakaupo yung tao, hinuhusgahan nyo na ng hinuhusgahan. Ha? Sige nga, mag-isip nga kayong mabuti. Grabe naman kayo. Kayo na mismo nagpapababa sa sarili nyo sa ginagawa nyo. Alam nyo ba yon? Mga karespeto kayong tao, pero ikaw bata ka pa. Ang ano ng mga magandang bukas para sa inyo? Imbis na mag-aral na lang kayong mabuti dyan para sa kinabukasan nyo, dahil in the future, malay nyo, kayo, ikaw rin, tatakbo ka rin maging presidente. O di ba? Respeto naman dyan, day. Tanggapin nyo, i-accept na lang natin kung anong ano, resulta. Hindi yung nagwawala pa kayo dyan. Sus, yan ang hirap sa inyo eh. Akala ko ba pag tumatakbong kandidato, kailangan maging sport kung anong magiging resulta? Hindi. Nagwawala pa kayo dyan. Baka sabihin nyo, dinadaya kayo. Ano? Dinadaya. Ba't kayo nagugulat kung yun ang lumabas sa resulta ng ano, ng eleksyon? Bakit? Nung nakaraang eleksyon ba? Nalamangan si Marcos noon, ano, may nangyay, nag-ano ba, nag-alsa, ano ba si, alo, si sila Marcos, diba? Yan ang hirap sa inyo eh, ayaw nyo pang tanggapin eh.
Ako sa'yo, iha, no? Mag-aaral ka lang mabuti. Alamin mo kung anong mga sitwasyon noon, nung unang panahon. Hindi yung ngak-ngak ngayon ang ngak-ngak dyan. Mali naman yung mga nababalitaan nyo tungkol kay Marcos eh. Bakit? Kung ano, kung halimbawa man totoo man yun, kung ano man yung mga nagiging problema noon sa panahon ni Marcos noon, bakit? Ano, magagawa rin ba ni Marcos ngayon? Siyempre, mag-aalat na yung mga tao. Kung sakali man nga gagawin ni Marcos yan, bakit? Kung ano yung nangyari noon sa EDSA Revolution, di ba pwede mangyari yon kung sakali? Yan ang hirap sa inyo eh. Ngak-ngak kayo ng ngak-ngak dyan, akala nyo. Magsitigil nga kayo. Maayos-ayos kayo ha. Kayong mga kabataan, huwag nyo naman sanang sayangin yung mga panahon nyo dyan sa pag-rally-rally. Kasi, baka naman nadala lang kayo sa iba. Yung iba dyan na hindi matanggap nila yung ano, yung pagkatalo. Eh, huwag naman kayong mandamay pa ng iba. Ha? Kayong mga kabataan, kayo pa naman ang pag-asa ng bayan na inaasahan din ng mga katulad naming mga ano na, mga magiging senior na. Ha? Sa pagdating ng panahon, malay nyo, kayo rin ang papalit sa mga nagiging kandidato na yan. Hindi nyo ba naintindihan? Yung ginagawa nyo dyan sa kalye, masyado na kayong ano nyan eh, marami na kayong dinadamay dyan, masyadong nagbigay lang kayo na ano, kaguluhan dyan. Yung mga pinaglalaban nyo, minsan eh, wala din sa lugar eh. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi nyo, Maki, baka, huwag matakot. Mariusin. Na. Imbis na ang mga magulang nyo, hindi nyo ba pinag-aalala sa mga ginagawa nyo? Mamaya, na paano pa kayo dyan sa kalsada na yan? Ikaw, ano, anak ni Sharon Cunita at ni Kiko Pangilinan. Maayos-ayos ka, iha. Huwag kang dumagdag sa gulo. Tanggapin mo na natalo ang tatay mo. Hindi yung, ano, umaling, umangaw-ngaw ka dyan, nakikisali ka rin dyan. At saka bakit galit na galit ka kay Marcos? Di ba ang kalaban ng tatay mo na pagka Vice President eh, si Sara Duterte? Dapat, bakit hindi si Sara ang aanuhin niya? Aanuhin mo? Ha? Bakit si Marcos talaga? Nami-personal na kayo niyan eh. Yan ang hirap sa inyo. Kawawang mga kabataan. Sus. Kung sino pa yung mga kilala sa lipunan, siya pang ano eh. Tingnan natin kung marami matutuwa sa'yo, iha. Hindi ka nakakatuwa. Halimbawa, ako na lang. Yung, halimbawa, yung nanay ko noon, oh, mayroon siyang mga, ano, mga nagagawang hindi maganda sa, ano, sa bansa natin, no? Halimbawa lang. Eh kung halimbawa ako naman na anak, wala nga namang sundin ko 'yun kung ano yung mali niyang pamamalakad. Siyempre, may utak yung tao, iisipin niya kung ano yung ano ayaw mali at hindi. Eh ang hirap kasi sa inyo, puro kayo magnanakaw, ganito, ganito, ganun. Diktador, ganito, ayaw niyo ng ano, ayaw niyo ng martial law. Ay anong gusto nyo yung mga ano dyan, yung mabalik na naman tayo sa dati, yung mga maraming nang re-rape, maraming mga patayan, maraming druga, anong gusto nyo, ganon ba gusto nyo? Nako, magsitigil nga kayo dyan mga kabataan kayo, imbis na ang gagawin nyo eh magsipag-aral kayo dahil para sa future nyo.
kayong ano dyan sa lansangan eh. Biri nyo. Gusto nyo pang lumiliban sa klase nyo para lang nandoon kayo sa rally-rally na yan. No? Ang iba ng akay pa talaga. Wow! ano pa yan? Tanggapin nyo na lang, oy. Wala na kayong magagawa. Si Marcos na talaga. Hindi nyo pa nga nasubukan yung tao eh. Masyado nyo nang inaano. Sabagay, kung sino naman ang maupo naman talaga sa bansa natin, wala naman talagang ano eh. Mayroon pa rin at mayroon pa rin ano eh. Masama pa rin sa inyo eh. Kahit na siguro santo ang uupo dyan sa Pilipinas, talagang may kukontra at kukontra pa rin dyan. Ganun talaga ang tao, no? Walang, hindi nakukontento, walang ano. Ayaw mag ano, kung anong magiging resulta sa eleksyon. Igalang nyo. O halimbawa man, may mali ang Comelec. Anuhin nyo ang Comelec. Hindi yung anuhin nyo si Marcos. Siguro naman, ang Comelec naman, ginagawa rin nila ang tama eh. Bakit? Noon ba, nung panahon, nung nakaraang eleksyon, sinisisi nyo ba yung ano, yung Comelec na ano, may mga dayaan ganon? Noon ba, ano, na nasapawan si, ano, si Marcos noon, ano, nanahimik kayo? O ano, anong nangyari? Ganon pa rin kayo, andyan pa rin kayo sa ano, sa lansangan, nag-rally-rally pa rin kayo. Wala, basta kayo lang, sige, rally lang kayo, rally. Mayroon lang kayong mangangak-ngak dyan sa ano, kalsada, hala, sige. Yan ang gusto nyo eh, di ba? Nako. Kawawa kayong mga kabataan kayo. Ako sa inyo, magdasal na lang tayo kung nasana magiging maayos at maganda ang ano pamamalakad ng ating ano pangulo sa Pilipinas. Husga kayo ng husga eh, sarili nyo, hindi nyo nga maano kung ano. Ang respeto, nagmumula yan sa sarili. Kaya irespeto rin yun kung ano yung lumabas sa ano, sa eleksyon. Diyos. Sayang yung ano nyo, panahon nyo dyan sa rally-rally na yan. Tapos nagkakasakitan ba kayo dyan? Nagugutuman lang kayo dyan. Ngak-ngak kayo ng ngak-ngak. Mayos nga kayo, mga kabataan kayo. Saka yung mga matatandang nakikisali dyan sa ano. Kung ayaw nyong tanggapin na si Marcos ang namumuno sa Pilipinas, ayaw nyong pasakop sa ano niya, sa pamamalakad niya, di, anong gagawin niya sa Pilipinas? Di, lumayas kayo. Mangimpake kayo. Di ba yan ang gusto nyo? Di ba sinabi mo yan, ha, kaki pangilinan? O, anong gagawin mo sa Pilipinas? Pwede mag-impake ka. Wala kaming pakialam sa inyo at sa pamilya mo. Ang pinakialaman namin, yung bansa natin at saka yung pangulo natin. Dapat nga eh, i-guide natin din yung pangulo natin at ipagdasal eh. Hindi eh. Sige, magandang gabi sa inyong lahat.